Hi, mapagpalang pagbati mga ka-YouTube. Kumusta na kayo? Ito muli ang inyong Kuya Cesar. At welcome sa Service TV. Sa ating video ngayon, ating pag-uusapan ay yung mga hakbang na pwedeng gawin para makarinig ang isang bingi. So, meron akong inihanda na apat na pamamaraan na pwede pang makarinig ang isang batang bingi o isang taong bingi. Una, siyempre kailangan muna magpakonsulta siya sa doktor. So, panawagan ko sa mga magulang na kung medyo napansin ninyo nakakaiba ang kilos ng inyong anak at sa palagay mo ay mayroong diferensya sa kanyang pandinig, huwag basta magkakabit ng anumang device o anumang mga instrumento na pupwede para sa tainga. Dahil ito ay delikado, hanggat hindi nasusuri ng doktor, ay huwag kayong magkakabit ng kahit ano. Baka sa halip na makatulong ay lalo pang makasama ito sa kanya. Dapat ay magpakonsulta muna sa doktor. Ang doktor ang magsasabi sa inyo kung anong dapat ninyong gawin. Dahil itadaan muna ito sa mga eksaminasyon at masusing pagsusuri kung anong nararapat para matulungan na ang bata ay makarinig. Kung kailangan ninyong ipakonsulta muna sa doktor, huwag kayong basta maglalagay. Kung kanyari, nasabi ng kapitbahay, ay kailangan mo yan ng bilahan ng hearing aid. Eh, paano kung hindi naman pala yun? Kaya dapat ang magsasabi ay yung doktor mismo kung ano yung dapat gawin sa isang bata na mayroong kapansanan sa pandinig. Pangalawa, sa pamamagitan ng hearing device, yan. Matapos magpakonsulta sa doktor, siya ang magsasabi kung may pag-asa pa na makarinig ang bata. Halimbawa, kung ang resulta ng eksaminasyon ay sensorineural hearing loss. Ito yung usapan na natin nung una kong mga video. Ay pwedeng kabitan ng hearing aid device. Yan. Ulitin natin yung meaning ng sensorineural hearing loss. Ito ang pinakakaraniwang anyo ng pagkabingi. Nangyayari ito kapag ang inner nerve ng tainga o yung hair cells ay nasira. Maaring dahil sa edad o sobrang ingay o kaya aksidente, ang sensorineural hearing loss ay kapag may umuntog sa daanan ng inner ear patungo sa utak. Kadalasan, ang sensorineural hearing loss ay hindi nagagamot ng medisina o operasyon. Ngunit, pwede itong masolusyonan at matulungan sa pamamagitan ng paggamit ng hearing aid device. Pwedeng irekomenda ng doktor na ang bingi ay pwedeng gumamit ng hearing aid. So, ibig sabihin, kung sinabi ng doktor, pwede yan, pwedeng lagyan ng hearing aid yan. At saka ninyong lagyan kasi nasuri na niya at nakita niya na po pwede palang lagyan ng hearing aid yung tainga para makarinig yung bata kung sensorineural hearing loss ang naging resulta ng eksaminasyon. Okay, pangatlo, kung pwede pa pala makarinig ang isang bingi sa pamamagitan ng gamutan o kaya ay operasyon. Kung ang resulta ng pagsusuri ng doktor ay conductive hearing loss. Ang conductive hearing loss ay karaniwang resulta ng pagbabara ng outer o middle ear. Maaring dahil sa fluid o anumang lusaw na bagay, airwax o kaya yung tutuli. O kaya yung air formation o pagkaayos ng tainga. Kunyari yung tainga ay nakatakip sa butas. Meron ganyan yung ipinanganak na ang tainga ay nakatakip sa butas. Yung kanyang pinakang tainga. Ang pagbabarang ito ay pumipigil sa tunog na papunta sa inner ear. Ang conductive hearing loss ay pwedeng magamot sa pamamagitan ng pag-uopera o kaya sa pamamagitan ng gamot. Kaya pwedeng makarinig ang bingi kung ito ay maoperahan o kaya ay malapatan ng tamang gamot. So, yun yung magiging resulta kapag ka ang pagsusuri ay yung conductive hearing loss ang kanyang problema. So, may pag-asa pa na makarinig mga magulang
ako'y nananawagan sa inyo na tulungan nyo yung inyong anak para maiayos yung kanyang pandinig. May pag-asa pa po, huwag kayong mawala ng pag-asa. At yung panghuli, yung pang-apat, sa pamagitan ng transplant hearing device. Yan. Ito po yung tinatawag na cochlear implant. Pwede nyo itong i-research. At ako'y naka-encounter nito. Itong device na ito ay isang aparato na ikinakabit sa likod ng balat ng tainga. Sa likod ng tainga, mas may ulo, may gawing likod ng tainga. Ayon sa mga espesyalista ay malaking porsyento na pwedeng makarinig ang bingi. Medyo may kamahalan nga lang ito. Alam nyo, 15 years ago, ang halaga nito ay 1,500,000. So medyo, kung sa may pera, wala namang problema. Kayang-kaya kung mayroong pera. So magagawa ng paraan. Yung cochlear implant ay ang kailangan niya ay hindi siya pwedeng mabasa ng tubig. Yun yung pinakadelikado doon. Kasi pag napasok ng tubig yung device ay masisira na siya, magsusort na, hindi nagagana. Yun lang yung magiging problema doon, na hindi basta pwedeng basain yung lugar na kinabitan ng device na yun. So ang mga nabanggit natin mga paraan ay base sa pag-aaral ng mga dalubhasa ayon sa mga dahilan ng pagkakabingin ng isang tao o isang bata. Pero sa naging kaso ng aking anak, ito maikwento ko lang sa inyo, ay hindi nakasama sa sensorineural hearing loss na binabanggit dahil ito ay inborn. Bukod pa sa ito rin ay bunga ng sakit na tigdas, kasi nagkaroon ng tigdas yung bihis ko nung pinagbubuntis, at yung pala yung magiging resulta nun. Magkakaroon ng diferensya sa kanyang pandinig yung magiging anak namin. Ayon sa resulta ng pagsusuri sa kanya nung siya ay aming ipinasuri sa doktor, siya noon ay 1 taon gulang na. Ang naging resulta ay yung severe to profound. Ito na i-discuss na rin natin ito nung mga nakaraang video, yung severe at saka yung profound. Yung severe yung malalim na, hindi na masyadong nakakarinig, maliit na lang yung bangay, lalo na yung profound. Kaya yung kaso ng anak ko ay hindi pala siya dapat kabitan ng hearing aid. Ini-advise din yun na kabitan ng hearing aid. So siguro nung panahon na yun, hindi pa gaanong maayos yung kanilang mga aparato na kanilang pinagsusuri doon sa tainga ng bata. Kaya yun yung kanilang inirekomenda. Ibig sabihin ay hindi na siya makakarinig kahit lagyan ng hearing aid. Kaya pakabitan namin siya ng hearing aid. Hindi rin nag-iepektibo kasi nga tunog at ugong lang yung naririnig niya. Lalo na kapag ibinulyo mo yung parang natataranta yung anak namin. Kasi nga maugong pero wala naman siyang naiintindihan na litra. Puro ugong lang. Yun yung kanyang nararamdaman. So kaya dapat ay talagang kailangang masuri muna ng doktor bago kabitan, o kaya ay talagang dapat siguraduhin ng doktor na talagang siya ay pwedeng kabitan ng hearing. Kasi katulad nung nangyari sa anak namin, o hanggang sa dumating yung time, ayaw nang isuot ng anak namin yung hearing aid kasi nga lalong sumasakit yung tainga niya, pati ulo niya sumasakit dahil doon sa tunog na kanyang nararamdaman. Napakasensitibo po noon eh. Lalo kapag binulyo mo, talagang yung mararamdaman na niya doon sa kanyang tainga. Dumating yung time nga na hindi na namin siya kinabitan ng hearing aid dahil ang severe to profound ay tuklasan ko na hindi na pala talaga siya makakarinig dahil napakaliit na ng porsyento noong pandinig na natitira. Almost mga 5 or 2% na lang noong halos wala na talaga na pandinig. Kaya yun yung naging resulta doon sa pagkakabit namin ng hearing aid sa aming anak. Kung meron pa kayong alam na mga hakbang na pwedeng gawin para makarinig ang bingi, ay maaaring nyong i-share dito sa ating comment section. Ilagay niyo doon kung maibahagi din naman natin sa mga susunod pa nating mga video. So dito sa bahaging ito ng ating mga ginagawang informative videos ay tulong-tulong tayo na ating mapangalagaan o kaya ating masuportahan yung ating mga anak, lalo na kung ito nga ay merong
kapansanan sa pandinig. So yan lang muna, at hanggang sa susunod nating mga video ay patuloy kayo sumubaybay, sapagkat marami pa tayo mga inihandang mga informative videos tungkol sa mga kalagayan, sitwasyon at maging problema ng mga taong may kapansanan sa pandinig. So patuloy lang kayo, kung kayo ay aming nabigyan ng pagkakataon na matuto dito sa ating mga napag-aaralan, eh i-like ninyo yung ating channel at i-subscribe nyo na rin, para sa gayon lahat ng mga video na ating inipupos dito ay mapapanood ninyo. At pakishare nyo na rin doon sa iba, malay natin yung nasira natin, mayroon nga palang kapamilya siya na bingi na po pwedeng matulungan natin sa ganitong mga pamamaraan. So hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig, and God bless you. God bless you.